It's always about telling stories. Kahit saan man ako pumunta, laging may storya. Mapaiskinita man yan sa gitna ng makasaysayang lugar o sa mga nagtataasang gusali ng isang syudad. Nananatili rito ang mga storya na tila nakaukit na sa daanan ng mga abalang individual at sasakyan. Storya na patuloy na naipapasa sa bawat henerasyon. Storya na hindi naluluma, laging bago, na parang isang mainit na pandesal na bagong hangin. Storya na kung saan nagbibigay kulay sa buhay ng bawat tao. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer and a storyteller. The street serves as a great stage for stories where the usual often transform into the extraordinary. Our mission is yung makuhanan yung mga storya na yun at ma-share namin sa iba. Missing a moment, hindi option sa amin yun. So having an accurate and fast camera is essential. The Canon EOS R8 offers the new dual pixel AF2 which mabilis talaga mag-autofocus sa animals, cars, and people including an eye detect feature. Yung dual pixel AF2 supports EOS ITR AFX as well, utilizing deep learning technology that adapts to the ever-changing narratives of the streets. Yung pag-freeze ng moment, yun yung crucial in our line of work. Unique stories unfold frequently, so capturing those moments are crucial. With the Canon EOS R8's 40fps continuous shot feature, you'll never miss a shot. Being on the streets requires versatility, hindi lang dapat speed. The Canon EOS R8 offers the usual vari angle and user-friendly ergonomics, allowing us na mag-adapt sa environment ng mabilisan. It enables us to compose freely and shoot swiftly, thanks to its compact and lightweight design. Through our eyes and lenses, we are able to translate the soul of the streets and share its beautiful stories. Kwento. Yan ang gusto ng bawat tao. Kwentong naipapasa sa iba't ibang henerasyon. Katulad ng salita, ang mga imaheng nagagawa ng isang katulad ko ay nagsisilbing bintana ng mundo upang ilathala ang lahat ng karanasan nito. Kwentong nakaukit sa bawat sulok ng iskinit at gusali na tinatahak ng bawat tao. Kwentong nasa isang imahe na nakuha ng isang katulad ko at ipinapasa naman sa inyo. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer, a storyteller. Canon, delighting you always. Create this, create that, create so sharp with R8. Create this, create that, create stories with R8. Create this, create that, create impact with R8. Canon, delighting you always.
Canon, delighting you always. Delighting you always. It's always about telling stories. Kahit saan man ako pumunta, laging may istorya. Mapaiskinita man yan sa gitna ng makasaysayang lugar o sa mga nagtataasang gusali ng isang syudad. Nananatili rito ang mga istorya na tila nakaukit na sa daanan ng mga abalang individual at sasakyan. Istorya na patuloy na naipapasa sa bawat henerasyon. Istorya na hindi naluluma, laging bago, na parang isang mainit na pandesal na bagong hangin. Istorya na kung saan nagbibigay kulay sa buhay ng bawat tao. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer and a storyteller. The streets serve as a great stage for stories where the usual often transform into the extraordinary. Our mission is yung makuhanan yung mga story na yun at ma-share namin sa iba.
Missing a moment, hindi option sa amin yun. So having an accurate and fast camera is essential. The Canon EOS R8 offers the new dual pixel AF2 which mabilis talaga mag-autofocus sa animals, cars, and people including an eye detect feature. Yung dual pixel AF2 supports EOS ITR AFX as well, utilizing deep learning technology that adapts to the ever-changing narratives of the streets. Yung pag-freeze ng moment, yun yung crucial in our line of work. Unique stories unfold frequently, so capturing those moments are crucial. With the Canon EOS R8's 40fps continuous shot feature, you'll never miss a shot. Being on the streets requires versatility, hindi lang dapat speed. The Canon EOS R8 offers the usual vari-angle and user-friendly ergonomics, allowing us na mag-adapt sa environment ng mabilisan. It enables us to compose freely and shoot swiftly, thanks to its compact and lightweight design. Through our eyes and lenses, we are able to translate the soul of the streets and share its beautiful stories. Kwento. Yan ang gusto ng bawat tao. Kwentong naipapasa sa iba't ibang henerasyon. Katulad ng salita, ang mga imaheng nagagawa ng isang katulad ko ay nagsisilbing bintana ng mundo upang ilathala ang lahat ng karanasan nito. Kwentong nakaukit sa bawat sulok ng iskinit at gusali na tinatahak ng bawat tao. Kwentong nasa isang imahe na nakuha ng isang katulad ko at ipinapasa naman sa inyo. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer, a storyteller. Canon, delighting you always. Delighting you always. Create this, create that, create so sharp with R8. Create this, create that, create stories with R8. Create this, create that, create impact with R8. Canon, delighting you always.
Canon, delighting you always. It's always about telling stories. Kahit saan man ako pumunta, laging may istorya. Mapaiskinita man yan sa gitna ng makasaysayang lugar o sa mga nagtataasang gusali ng isang syudad. Nananatili rito ang mga istorya na tila nakaukit na sa daanan ng mga abalang individual at sasakyan. Istorya na patuloy na naipapasa sa bawat henerasyon. Istorya na hindi naluluma, laging bago, na parang isang mainit na pandesal na bagong hangin. Istorya na kung saan nagbibigay kulay sa buhay ng bawat tao. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer and a storyteller. The streets serve as a great stage for stories where the usual often transform into the extraordinary. Our mission is yung makuhanan yung mga story na yun at ma-share namin sa iba. Missing a moment, hindi option sa amin yun. So having an accurate and fast camera is essential. The Canon EOS R8 offers the new dual pixel AF2 which mabilis talaga mag-autofocus sa animals, cars, and people including an eye detect feature. Yung dual pixel AF2 supports EOS ITR AFX as well, utilizing deep learning technology that adapts to the ever-changing narratives of the streets. Yung pag-freeze ng moment, yun yung crucial in our line of work. Unique stories unfold frequently, so capturing those moments are crucial. With the Canon EOS R8's 40fps continuous shot feature, you'll never miss a shot. Being on the streets requires versatility, hindi lang dapat speed. The Canon EOS R8 offers the usual vari-angle and user-friendly ergonomics, allowing us na mag-adapt sa environment ng mabilisan. It enables us to compose freely and shoot swiftly, thanks to its compact and lightweight design. Through our eyes and lenses, we are able to translate the soul of the streets and share its beautiful stories. Kwento. Yan ang gusto ng bawat tao. Kwentong naipapasa sa iba't ibang henerasyon. Katulad ng salita, ang mga imaheng nagagawa ng isang katulad ko ay nagsisilbing bintana ng mundo upang ilathala ang lahat ng karanasan nito. Kwentong nakaukit sa bawat sulok ng iskinit at gusali na tinatahak ng bawat tao. Kwentong nasa isang imahe na nakuha ng isang katulad ko at ipinapasa naman sa inyo. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer, a storyteller. Canon, delighting you always. Canon, delighting you always. Good evening, everyone. Welcome to another online edition of Canon Imaging Academy. And of course, we'll be featuring the recently concluded Holy Week Photo Challenge. And this is Aaron Garcia from Canon Marketing Philippines. During the Holy Week last March, we've been seeing again several creative and impressive images of the event from different photographers of the country. Images reflecting Philippines' religious culture and practices. Before we formally start our program, may we call in
the product manager, camera division of Canon Marketing Philippines, for the opening remarks. Please welcome Mr. JB Ruanto. Good evening, JB. Hi, good evening, everyone. So first of all, we'd like to thank all those who participated in our photo challenge during the Holy Week. We saw how great most of our photographers are, if not all. I'm sure today's session would be very interesting because we saw the photos. I saw some of them already. They were very, really nice. They were really nice. There are photos that are really breathtaking, if I would say so myself. I hope that you guys learn from this photo critic session with our photographers, Jeremy Sandel and Chris Andres. And I hope you guys would... participating in challenges. Thank you so much. I hope you guys enjoy today's session, and I hope you learn a lot from our photographers as well. So thank you very much. Okay. Thank you so much, JB, for that wonderful message. As we proceed, please feel free to ask questions during the lecture. Just write down your comments or your questions at the comment section, and I will read it for you. But after the two lecture sessions this evening, we have question and answer portion before the critic segment comes in. All right. Okay. Yeah, we are so happy and honored to have with us two great gentlemen who are award-winning photographers and community leaders who will share their knowledge in shooting street photography. Now let's find out later on how they prepare and conceptualize winning shots and angles in every event. And of course, we will also know their experiences as well using Canon EOS R8 with RF 24 70mm and EOS R7 with RF 15 to 35mm and RF 70 to 200mm. Okay, our first speaker is, of course, founder of Focus Bulacan Camera Club since 2023. He's a professional photographer and 15 years in photography, started in 2008. And of course, Team Canon since the start. Photography genre, of course, landscapes, street, travel, and events. Some of the corporate photography clients commissioned work are Robinson Small and Lex Corp and Abbott Laboratories. He's a Photo World Cup contest committee, a member for the past 4 years, and now the current chairman. Graduated at the University of the Philippines, Diliman, took up a Bachelor of Arts Public Administration. Please welcome Mr. Jeremy Sandel. Good evening, Jeremy. Hi, good evening, and hi to all of you. I'm here in Malolos, Bulacan, and it's nice to join all of you tonight. And yun nga, we are tasked to provide critique for the entries of Canon's Holy Week Photo Challenge. So very exciting, and I just hope after this, friends pa rin po tayo. So, yeah. Jeremy, alam mo, excited na lahat. So I'm giving you the floor to give some tips and of course lecture about street photography or events photography. So you have the floor now, Jeremy. All right. Thank you, Sir Aaron. Well, now before we proceed to giving critique to the entries, meron muna kaming a few pointers. I know we are on limited time, so konti lang. Okay, so let's go. Now, number one tip that I'd like to share to you is study the light.
we should learn how to see the light. And kumbaga, hindi lang natin nakikita, but we also have to understand yung ilaw. Okay, so here's an example, and let me explain why I use this as an example. This came from the last Scott Kelby Worldwide Photo Walk back in October. So ito yung isa sa honorable mention worldwide. And this was taken in Diginto, Bulacan. If you look at the photo, you could see, it's obvious na ang subjects ko, children playing. Okay, but you know, hindi yon yung fact na talagang naging reason bakit ko sinood to. So when I passed by this location or this scene, nakita ko naglalaro sila. And siguro it was a Saturday morning, baka tuwan-tuwa sila, walang school, so they're making the most out of their weekend. But I noticed as they were playing, ang ganda nung tama nung ilaw sa kanila. Ang ganda na na-feature sila ng maganda. Very kumbaga sa term natin ngayon, aesthetic, 'di ba? Parang saktong-sakto yung tama ng ilaw sa mga faces nila. And that's what made me decide to shoot this scene, to stop and shoot. Okay, so I probably took madaming shots to because gusto ko may isa akong shot na talagang matiningan ko na maganda yung movement nila. So I probably took mga 70 photos of this scene and then I selected the best one for me. And luckily, yan, pumasok sa honorable mention ni Scott Kelby. No? So yeah, again, number one, study the light. Next is hunt, not just observe. As street photographers, one of the qualities that we need to improve or to have is to have a good sense of observation. We have to be keen observers. But I like the term curious observer better. Kasi yun nga, when we feed our curiosity, doon natin na i-explore yung kung anong pwede natin gawin sa photos. But for me, it's not enough. I mean, sometimes just observing would work in street photography, but sometimes you have to hunt photos, no? And what do I mean by that? We have to be proactive. We have to explore. We have to get new angles to shoot or get to new scenes to shoot. Okay, what do I mean? This example, it's from another edition of the Scott Kelby Worldwide Photo Walk. This was in 2019, I think. So this location, it's Tinapahan, okay, in Bulacan, na sinabi sa amin ng tourism officer na it's an interesting location. So when the photo walk started, pinuntahan ko agad itong location na to. And then, I was there before anyone else kasi nga inunahan ko sila. And I was standing there doon sa labas. And sabi ko, siguro mga 5 minutes na ako nag-o-observe. Sabi ko, this is an interesting scene. May activity, yung ganda nung drama, nung smoke. But I just don't see a frame na would be enough for me. I mean, would be compelling enough for me. So, nagpaalam ako doon sa may-ari, "Ma'am, pwede po ba akong pumasok doon sa loob? And could I just check kung anong meron, kung anong pwede ko pang ibang angles na issue?" So, pumayag naman siya. The lady was nice enough to allow me inside. And I found this particular framing where the lady, may pumapasok na steam from her and features her very nicely. Tapos yun nga, the smoke, it all added to a beautiful effect, dramatic effect. Kaya when I took this shot, sabi ko lang, sige lang, do your thing.
And I came up with this, one of my favorite photos. Yeah, so next one. And then next is play with shadows. Okay, I know marami nang gumagawa sa atin ito, playing with shadows or silhouettes, di ba? But it, you could actually use shadows to also frame your subject. And in this instance, another photo Scott Kelby photo walk yung mga samples ko, no? Another edition of the Scott Kelby Worldwide Photo Walk. This was in 2018. And this one entered the worldwide finalists, 10 finalists. No, so this is in Santa Maria, Bulacan. No? Sunset na, I found these three boys playing kung ano mang cards ba yan, or uso pa pala yung cards these days. No? So nakita ko lang sila and I noticed, ang ganda nung sunset sa background, and then nasa tabi sila ng buildings, dalawang building yan. And I just went super low angle and then framed them against the buildings para mag-stake out sila. Tapos nandoon sila sa yung figures, silhouette figures nila mag-stand out doon sa sky. So I just took this shot. Yun nga, waited for the perfect moment na nag-flip yung isang boy ng cards. So yeah, that's it. So you could play with shadows. Don't hesitate to experiment with how you could use shadows in your photo. Next slide, please. Yeah, use visual design elements. When we are studying photography, di ba? It is isa ito sa mga tinuturo sa atin sa paano natin mai-improve yung composition natin, and that is you could use graphic or visual design elements. And it's the same. It's the same with street photography. Wag po natin kakalimutan yun. You could very much use these elements to improve or to make your street photos more beautiful or more interesting. So in this case, nakita ko tong scene na to. Ang dami ko na nakitang visual design elements. Lines, patterns, shapes, colors. Tapos may human element pa that broke the pattern for me. So, what I did was, sabi ko, andito na, ang dami ng elements. I just needed to wait for that human subject na to cross one of the haystacks and to be placed inside one of the haystacks para hindi siya mag-overlap. So, yeah, another one from the Scott Kelby Worldwide Photo Walk. Nanalo rin to, pero dito lang sa ano, sa photo walk, local photo walk lang. Next slide, please. Yan. Let people's work for you. What do I mean by that? Okay. When we venture out into the streets, we observe, we meet a lot of people, you know, and of course, ako, ang style ko talagang palangiti ako. I do, kung may chance, mag-chit-chat with them para kumbaga mapalagay yung loob nila sa akin, that I am not there to cause them trouble, di ba, with my camera. I'm just there to shoot photos and that's it. So, what I do is, I let them be. I just let them be. Do your thing, gawin nyo lang yung ginagawa nyo, kung anong trabaho nyo, gawin nyo lang. And I'm just here, I'm going to wait for a decisive moment or an interesting moment that I could snap with my camera, di ba? So in this case, ang ganda kasi nung ang ganda ng mga colors at nung patterns nung scene na to, and napansin ko lang talaga, grabe yung mga muscles ni Kuya doon sa yung leg muscles niya, kaya I just took this photo. Kumbaga, what I term it as, kumbaga, non-intrusive form of street photography na you're just there to observe, baka may makita kang interesting for that you shoot it. So let their work for you. Next slide.
By the way, if you have questions, pwede niyo pong i-comment. All right, so this one again, just keeping it interesting with the captions, no? Let the smoke get in your eyes. Not literally na gusto ko kayong mapuwing or sumakitang mga mata nyo because of smoke. But I'm just saying, use smoke or haze or the fog to make your photos more interesting, no, more dramatic. So just let them, kumbaga, into your photo, into the frame. Okay, yung iba kasi siguro pagka medyo mausok or mahaze, siguro naiisip nyo, ay, medyo malabo or hindi magiging clear yung photo ko. Di po ba medyo magiging foggy yun? Yes, yes. But sometimes, fog, smoke, or other air particles could give your photos an X factor. It could make them more interesting. And in this case, ito nga, this was the very first time that I placed in the worldwide Scott Kelby contest. This was in 2012. And ito nga, ano, nakita ko itong scene na to, just the usual HEPA lane in Baliwag, Bulacan. And ang daming customers. And then I really liked how the smoke enveloped the scene. Sabi ko, uy, ang ano na to, ang dramatic. Parang ang gandang i-shoot. So that's what I did. And nanalo siya ng ano, best use of atmosphere. That's how Scott Kelby termed it, best use of atmosphere. So let the atmosphere incorporate it into your photos, smoke, fog, haze, or spray, kahit nga rain, maganda pa rin yan. As long as you could get a clear shot, not necessarily na clear lahat ng subjects or nasa frame, but meron pa rin portion ng frame na clear. Okay, so next slide. And then this one, very powerful or very effective, is you could use the expressions of your subjects to tell their story. Okay, so in this case, hindi ko lang sure kung mag-ina or mag-lola itong subjects ko na to. But this one, I used the 135mm lens. So medyo telephoto na siya. I was at a distance from them. But all along, while I was looking at these subjects, nakatingin talaga sa akin yung bata. And she had that mysterious look na, kumbaga, she might be wondering, what's this guy up to? What's this photographer gonna do with shooting me? And all along, yung lola niya talagang nakasmile lang, pa-smile lang. And I just took this photo, one of my favorite street photos na kumaga captured the emotion or the raw emotion of the subjects. Yeah, and this was in Baguio, by the way. Next slide. And finally, I would like to touch on the Canon EOS R7 that I got to test. So last tip would be let your camera help you. Okay, alam nyo, when we shoot in the street, di ba, minsan mainit, minsan magulo, minsan delikado, nakakapagod, di ba? And of course, you have to extend or you have to heighten your senses para talagang makakita tayo ng mas interesting na subjects or scenes, okay? But what you could do to make it easier is let your camera help you, okay? And with the Canon EOS R7, when I got to test it, when I got to try it, you know, one of the things that I really liked about it is mas maliit siya. It was very handy. Mas maliit siya sa ginagamit kong camera right now, the EOS R, and it was very light. And this example that's being shown on the screen, this is really a photo that I took when I was in a bike ride. Okay?
the Canon EOS R7 was small enough to fit in my bike bag. Okay, the bag that I usually attach to my bike when I go cycling. No? So, kasha siya doon. I think I used the kit lens. I think it was the 50-45mm. Ganun siya kaliit, ganun siya kahandy, ganun siya ka-portable. And ito, one of the stops I made during the bike ride, I saw this farmer up very early in the morning, and I just used his figure and his silhouette to create a parang two-dimensional or two-world photo. Kumbaga, isang real world and isang reflection. So, next slide. Another thing I like about the R7 is its in-body image stabilization, the IBIS. Okay, I think it's 7 stops. And in this photo, I took this handheld about, I think, 1 second yata to, or 0.8 of a second. So, kumbaga, siguro kung walang IBIS to, nag-shake na yung electric poles, di ba? But sharp pa rin sila, only the motion of the vehicles passing ang blurred. It has that blur effect. But other elements of the frame or in the scene, sharp pa rin and very clear. So I really like about the R7, yung IBIS niya. Actually, yun yung wala pa yata yun sa EOS R ko. Yeah. Next slide. The last one for me, before I turn it over to Chris. Another thing that I like about the R7 is, you could get closer to your subjects because of its 1.6x crop factor. And as you could see, I needed every bit of that crop factor when I took the shot. So I think I used the Canon EF 400mm lens here to shoot this Mount Samat cross, which is situated in Bataan. And I took this shot from Obando, Bulacan. So Obando to Bataan, and I was able to capture this very clearly, big enough. May konting crop to, but very clear, very sharp pa rin yung details. So the extra reach of the R7 really made it possible for me to achieve this shot. So yeah, so that's the tip. Let your camera help you, and hopefully yung mga tips po na shinare ko could help you out as you go out and shoot your street photos. Oh, sorry. Walang... Sir, you're on mute. Thank you so much, Jer, for your for showing us your image. Very inspiring and insightful content. But this time I'm going to give another perspective of a award-winning photographer. Allow me to introduce our next speaker. He's also a Canon user. In fact, he won as the grand champion of Camera House Photo Olympics in 2018. So I witnessed that moment when Canon won as a brand at that time. And of course, last November, Canon won again for the second time. So we're leading, we're leading among the brands in the Canon Photo Olympics of Camera House. Now he's currently working as a photographer and layout artist at the Communication Management Office of Polytechnic University of the Philippines. He was an awardee of a very prestigious National Commission for Culture and Arts, yung Ani ng Dangal, 2021. Among other local contests he won, the Assist Asia 10 Photos to Shake the World, Araneta City, Christmas in the city. So he won grand prize, another grand winner, PAGCOR of photography contest 2023, just last year, the conventional category.
first place FIBA Photo Contest 2024 and the grand winner, Black Nazarene Ray of Hope Photo Contest 2021. Ladies and gentlemen, please welcome Chris Andres. Good evening, Chris. Hi, good evening, Sir Aaron. Good evening to all. Good evening, good evening. Okay. Hi, Chris. For sure, nabusog na yung lahat ng viewers natin kay Sir. At bubusogin pa natin, no? Bubusogin pa natin with your insight, no? So, pahinga muna si Jer. So, I'm giving the spotlight to Chris. Chris, take it away. Okay. Hi. Thank you again, Gun Philippines, for inviting me as one of the judges for this competition. I am also here to share some of my valuable insights when joining a photo contest. So let me start with the question, why do I join photo contest? So I have three main reasons for joining a photo competition. First is the challenge, for motivation and inspiration, and for the rewards and recognition. So participating in a photo competition offers photographers an opportunity na ma-challenge yung sarili natin creatively by competing against others na pupush tayo na mag-step up beyond our boundaries. And sometimes, doon sa mga losses natin, doon tayo nag-explore ng new techniques and style. And minsan, doon na rin tayo kumukuha ng inspiration sa ibang photographers na nakakapag-produce ng mga recognized photos both locally and internationally. For me, no, it is important then na ma-appreciate natin yung works ng ibang photographers, and doon tayo minsan kukuha ng motivation na mapantayan ito or mas mahigitan pa yung line of works nila. And from then, dito na tayo nakakabuo ng sarili nating techniques and style. That's why I have a big respect doon sa mga naunang photographers like nauna sa akin, like Sir Jeremy Sandel, no? Lahat sila halos ay naging inspiration ko. And for the rewards, it's a big help for me, lalo na I'm not doing photography professionally. So hindi lahat ng income ko ay galing sa photography. So by winning a photo competition is a way na nakaka-upgrade ako ng mga equipment ko. Minsan nga, literal na malayo yung mararating natin dito dahil sa rewards. Recently lang, sabi nga ni Sir Aaron, I won the FIBA contest and I was given the opportunity to become their official photographer for a major event in Switzerland. So this coming June na yon. And for yung rewards din, no, for students also, and doon sa mga nagsisimula pa lang, ay napakalaking tulong sa kanila, lalo na't karamihan sa mga photo contest ay free of charge naman, free to enter. And last is yung for the recognition. Dito sa recognition, nabuboost yung confidence and credibility natin bilang photography, bilang photographer, way na nagbubukas ng pintuan doon sa mga new opportunities within the photography community. So sometimes, lumalawak yung connections natin dito and yung family natin within the community. So, next slide please. So here's a thing then, no? One of the main challenges when joining a photo competition is the question, which photo or what photo should I enter? Most of the contest kasi usually one image lang per photographer, and sometimes you will compete with thousands of participants. So minsan mahirap, lalo na kung ang given team ay very broad or common, then you have many photos that will qualify. So marami tayong pinagpipilian. So I came up with these questions. Number one, do my selected photos represent the team? I always make sure na yung mga selected photo ko for the competition is strictly nare-represent yung team. Just an additional tips lang, no, for a photo contest, always check the rules, lalo na kung may mga date restrictions and other requirement
and pati na rin yung mga specifications needed. So dito pa lang, nai-eliminate na natin, nababawasan na yung photos natin kung hindi nami-meet yung requirement. Then after that, the next thing is, does my photo showcase something unique that makes it stand out? So here, usually, ang una kong tinitignan sa photo is bago ba ito sa mata ng nakararami or baka common na itong nakikita. Does my photo has unique visual narrative and perspective? So dito, pumapasok kung nakuha ko ba ito with clear visual communication. Does my photo tell a good story? Is there added elements that will contribute in the story? Way para umangat yung photo natin, yung photo ko with other entries. Additional then is nagawa ko ba ito with good composition, meaning na i-frame ko ba ito, meaning na i-frame ko ba ito na pleasing sa mata ng mga titingin. So these questions ay malaking tulong sa akin personally sa pagpili ng photos ko. That's why every time na mag-shoot ako, I always make sure na meron akong ibang perspective na sa tingin ko ay bago o magiging bago sa mata ng ibang tao. Next is, does my photo fit the judges' preferences? Not all the contest may judges' profile tayong nakikita, but mostly sa international competition, available ito. So sometimes, malaking tulong ito na malaman yung mga preferences and biases, ng mga judges based sometimes dun sa line of work nila or doon sa genres na ginagawa nila. Then ito yung isang magiging key factor na makakatulong sa atin doon sa pagpili ng mga photos. So next slide. So going back with the theme, theme is one of the most important thing in photo competition. It's about interpreting the theme, where the story, mood, or feeling of our picture represents the theme. So dapat klaro sa titingin na yung photo ay pasok sa theme. There's a saying na think outside the box. Way minsan para mag-stand out yung photo natin dahil nakakapag-produce tayo ng unique perspective. Pero sometimes kasi, ito rin yung dahilan kaya medyo lumalayo na yung photo natin doon sa pag-interpret ng team or doon sa pag-connect sa team. Imagine if you're joining international photo contest, then thousands of participants sometimes nakadepende rin to minsan kung paano yung way ng judging nila, So dapat clear yung message lalo na kung mabilisan ang judging process. Kasi sa dami ng participants, minsan mabilisan tinitignan yung mga photos. Kung masyadong malalim minsan, baka hindi ito mapansin ng mga judges. So in this slide, though, I have given an example for the theme fast. Looking at these photos, kahit related siya with the theme, personally, hindi ito magiging choice ko for my entry. So I will look possible photos na may additional element. Ano ba yung mga pwede nating additional element sa theme na fast? So pwede tayong mag-include, for example, ng motion blur to represent the movement and making sure na, and I also make sure na yung subject ko is hindi lumalayo pa rin doon sa team. So I came up with those these photos on the next slide. Dito na pumapasok yung pag-incorporate natin ng ibang elements para makadagdag sa bigat ng story and visuals ng output natin. Again, this is based on my own perspective. It depends pa din how every individual or how you will showcase your work with the given team. Another thing again is, how do my photos stand out? On the next slide, in the given example of my winning piece in International Day of Light in USA with the team Light, I look for a photo na unique and sa tingin ko ay bago at bihira na makita ng iba. So I came up with this photo, the Taal Volcano Eruption. Kung mapapansin natin, ito ay may lighting strike and it is illuminated by natural light. So siguro mga 90 seconds ko to na-capture. Mga 90 seconds.
And I believe na-capture ko naman ito with good composition. Kung titignan natin, very simple yung photo pero bihira makita ng ibang tao. I also included these photos, a back-to-back grand prize winner with the team Story of Faith and Ray of Hope. So for the first one, instead of focusing with the Black Nazarene, doon ako nag-focus sa lubid or doon sa rope na nag-serve na leading lines which will lead yung eye ng mga viewers ko paikot doon sa ibang interesting subjects, doon sa lahat ng subjects. So, what good about this photo is na-feel naman natin yung frame with the devotees na minsan nakaka-form ng patterns and textures. And with the story, additional element pa rin lagi pag nakikita yung emotions ng tao. Ako, lalo na pag kumukuha ko ng mga photos, human interest especially, I always make sure na nakaka-capture ko yung pinakamagandang pinakamagandang timing doon na makunan yung magandang emotion ng subject natin. Same with the second photo with an additional element ang sinama natin dito, no, kaya natin napili ito is may splash ng water doon sa gitna. Kung makikita natin, nakakadagdag kasi ito sa ibigat ng story. And again, hindi ito usual na nakikita ng mga tao. Sometimes, kung papansinin natin yung second photo, sometimes, kung clear yung majority ng framing natin is clear yung subject, clear yung mga gusto nating mga elements na nakikita, sometimes, nababaliwala na yung mga distraction sa likod dahil doon na lang umiikot yung mata ng viewer natin doon sa main elements na gusto nating ipakita. So, minsan, kasi baka sabihin natin na may makita lang tayo na hindi connected doon sa gusto nating kunan. Baka sa pagka gusto nating makunan ng sobrang linis yung litrato, may pagkakataon na baka hindi pa natin to makunan. So, and I said earlier, habang tumatagal tayo in photography, lumalawak yung family natin in the community. So, sometimes it is good to have feedback and suggestions from our fellow photographer na isang way din para ma-evaluate yung mga photos natin. And ako, lagi akong tumatanggap ng critic and ng suggestions from others dahil isa ito sa makakatulong sa atin. Next slide, please. Next slide. So, just an addition, no? What makes a photo a photo good or bad? Personally, for me, there is no such thing as a bad photo. Parang same ito sa tanong na ano nga ba yung good or proper exposure. When it comes to photography, lagi ang sagot naman natin is nakadepende ito sa photographer, sa artist, kung ano yung output na gusto niyang ma-achieve. At the end of the day, sarili pa rin natin yung makakapagsabi kung na-achieve ba natin yung gusto nating output. However, it is important to consider that if we are creating photo, for example, for a photo competition, hindi lang tayo ang titingin dito. So not all of our best photos may be the best to others. There are still many factors to consider gaya ng mga sinabi natin kanina, no? And this does not mean na pag natatalo tayo, if we lose, hindi na maganda yung output natin. And lastly, I would like to add why sometimes we need to upgrade our equipments. There are a lot of numerous advantages for photographers para mas makatulong sa atin makakuha ng stunning images. Aside from frames per second using electronic shutter.
So malaking tulong din ito, lalo na pag mga fast-moving subject. It has fast autofocus features that allows us to quickly and accurately focus on our subjects, ensuring na hindi natin nami-miss yung moment. This is particularly beneficial in dynamic shooting situations. It is also known for its versatility in various shooting conditions. And lastly, yung lightweight design, ang laking tulong lalo na sa travel and street photography. And that would be all for me, Sir Aaron and Sir Jeremy. Thank you. All right, thank you so much, no, Chris, no. Very ano, talagang busog-busog tayo, no, from Jeremy now kay Chris, no, with so many inputs, no. I'm sure sa next nating magja-judge, mas lalo tayo mahihirapan, no, kung napakaganda na 'yung lumalabas ngayon na sumasali, no, sa ating photo contest, no. I'm sure ang dami na namang magpapahirap sa atin to submit very impressive and creative images, no, in the future because of your tips and of course tricks, no, from your experience. Siguro let's check, do we have some questions from our audience? Siguro ano, we'll give chance to our audience to write down your questions. But before that, I will ask muna si Chris and Jeremy habang nagta-type in yung mga audience natin ng mga questions, no. What are your preparations in attending, no, or joining the photo contest in a certain event, no? Meron ba tayong of course, definitely we have research, no, that's important. But do you do ocular inspection of the places and ano ba yung mga backup measures in case hindi feasible on that day, no, ang inyong plans, no, for creating a perfect composition in a photo contest. Sinong gusto mauna? Si Chris na. Chris, ano ba? Meron ka bang preparation or ano ba yung mga ginagawa mong mga conceptualization before the event? So first thing, no, I want to clarify na minsan yung ginagawa kong photo is nakadepende doon sa competition. For example, kung ang photo contest is ginagawa for promotion or for advertisement, doon ako minsan nagkaka-idea na mag-conceptualize ng photo. Unlike doon sa mga OTS, doon sa street, no, na usually dapat kung ano yung nakikita natin sa paligid, yung kukunan natin. So kung OTS, siguro kung mabibigyan ako ng time, kung may time, mas pipiliin ko na puntahan yung lugar. So makikita ko na yung mga possible spots kung saan maganda visually, no? Then ang kulang na lang natin is matyempohan kung anong gusto nating ma-incorporate doon sa mismong frame na gusto nating kuhana. Okay, Jer, ikaw naman. Ako personally, of course, yeah, I would rather choose to do an ocular. Kung may time, kung malapit lang, accessible naman yung location, ano? Kasi it's better na to come prepared, di ba? Pero kasi, alam mo, in my experience, hindi ako nananalo pag nag-ocular ako eh. Mas nananalo ako pag yung talaga yung prompt. O, on the spot, ka na wala ka pang idea. Parang mas doon ako nananalo. So siguro, in the future, hindi na ako mag-ocular. Pero pero may matinding question dito. Ewan ko kung masasagot mo to, Jer. Coming from one of our magaling na brand ambassadors, si Eddie Martinez, tinatanong niya kung how do you maintain your beard, no? Edwin, how are you? Grabe, sir Edwin Martinez is actually one of my mentors. So, isa yan sa mga unang nagturo sa akin
Kaya I appreciate him so much. Sir, nanonood ka pala. Kala ko nasa ibang nasa ibang pag-up ka na naman and meron ka na naman tour. Appreciate you joining us, sir. Sir, wala lang. It's very natural. it's all a case of trimming. Trimming. But in terms of hair grower, wala naman, sir. Well, anyway, that's the side of it, no? Of course, yung question, pwede pang mag-ano, no? Pwede pang mag-ask ng question kasi papasok na tayo sa critic portion. Although, alam ko excited na tayong lahat because we will announce the winners of itong ating contest, yung Holy Week Online Photo Challenge. But we will hold the excitement of the announcing of the winners for a while. Let's go through the critic first, no? From the 140 total images submitted for the contest, we randomly chose 46 images lang. Kasi otherwise, baka abuti tayo ng 10 o'clock in the evening dito. We will, but of course, we proceed to the critic portion. I will ask muna our speakers, no, and judges, no? Because guys, si Chris and Jeremy are also judges, no, for our photo contest. I will ask muna, no, our speakers and judges about their impressions, thoughts on the entries, well, observations perhaps, and image interpretation and how they relate yung mga entries natin to our of course our theme, which is the community and passion. Oh, compassion, sorry. So, sino mag-start about it? Ano ba yung mga thoughts niyo about the entries before we proceed to the actual... Oh, ako credit? Muna, please. Ako muna. Oh, sige. Bakit hindi ako maubusan. sige, Jer. Anyway, yeah. In general, no, ang daming magagandang entries. And actually, ang hirap pumili. Actually, we didn't choose the winner naman. We just graded them, di ba? We just scored them. So... I didn't know kung ano yung mga matataas na scores ni Chris or di ba, so I just graded them based on my preferences, no? So overall, I had to score the entries talaga dapat pasok dun sa theme, no, which is community and compassion. So we had to see those elements or those themes sa mga photos. So siguro, doon na lang nagkatalo, doon sa paano sila pumasok doon sa theme. Kasi marami naman talaga visual merit, magaganda. Pero yun nga, pasok ba sila doon sa themes natin? So, kumbaga, yun na lang yung ginamit namin na pangsala or pang or bilang guide doon sa pag-score namin. So, lot of compelling images, impressive, and I would really say congratulations to everyone who joined. Yun nga lang, ang saklap talaga sa contest, may isa lang or iilan lang na mananalo, pero mas maraming hindi mananalo. So, but that's also the beauty of it, eh, di ba? That makes the victory sweeter, and that makes the whole experience a more challenging one, di ba? Para, kumbaga, you don't win this time, you are more motivated the next time, di ba? So, that's it for me. Yeah, but, ano, Jer, no, follow through lang ito. How do you look at it, no, on a creative side, the composition, no? How do you weigh, you know, when it comes to presentation? Because, of course, we're talking about community and compassion. So how do you weigh things in terms of the composition, how they interpret it, no? Sa side naman ng nag-submit ng entries. Yeah, okay. So kung i-interpret ko yung theme na community, compassion, okay? Sa community, I wanted to see na talagang it's kumbaga yung mga solo subjects medyo eke sa akin yan kasi syempre wala yung community doon, eh hindi ko makita yung community, di ba? So I wanted na kumbaga
maraming subjects. They're all in one story. They're telling the story. Kumbaga, they contribute to the story. And yun ang gusto, which is parang struggling together. Diba? Yun yung compassion. Ayun yung compassion eh. You struggle with each other. So, marami akong nakitang ganong entries na talagang, uy, yeah, pasok to sa compassion, community and compassion. So, people struggling together or helping one another doon sa time ng Holy Week, di ba? So, pasok, maraming pasok. And marami rin namang nasala, maraming na-eliminate doon sa mga entries. Alright. Paano naman yung presentation, no? In terms of, syempre, we're talking about, ano, no, yung passion of Christ. So, in terms of ano yung presentation nila when it comes to showing, of course, syempre hindi maiwasan yung may mga counting blood or something or may mga ganun. Oh yeah, yeah. How do you look at it, no? How do you interpret that na hindi naman siya gross, hindi naman siya nakakatakot? So yeah, actually paano siya ginajudge? Yeah, di ba kasama sa mechanic yung gore, the use of gore. But for me, I also shoot kasi Holy Week, Holy Week penance tradition, di ba? There's a way of presenting gore tastefully. Oh my God, did I just use those two terms in one sentence? Tastefully. But yeah, again, merong style na you could present gore na hindi lang siya blood and violence, but it contributes to the drama of the story, diba, of the photo. You could use gore in an effective way to make it more interesting, more dramatic, diba? Na hindi lang naman blood. Mahalata mo naman yun, when you look at the photo and makikita mo puro gore lang, yeah, nah, that's worse the story. Puro blood lang yung nakikita ko. But there are certain photos na may blood, may konting may suffering talaga because that's the spirit of the Holy Week, di ba? Yeah. But when you use it effectively, maganda yung kalalabasan ng photo. Maganda yung magiging story ng photo. So kasi part yan ng part yan ng story. Hindi yeah, siya hindi siya solely focus subject, but it's a part of the story. You're creating a drama, no? Yes, how I understood you, no? Gore in itself is a no for me. Pero gore or blood used effectively to convey the story or the scene, then that's a good thing to use for me. All right, thank you, Jer. Ikaw naman, Chris, on your creative point of view, how do you attack, no? Or not really attack, but it's how you manage, no, your judging when it comes to all this I would say mga parameters. So yes, Chris, I'm giving the floor. Judging this photo contest, I think Jeremy will also agree. Napakahirap timbangin ng mga photos submitted. Every participant has a different style. Ang gaganda ng entries, may mga gandang stories, unique perspective, and may mga photos din na needs improvement. The good thing with the team is kahit na medyo ayun nga gore, medyo bloody yung mga subject natin, is alam yung story ng nakakarami. So, hindi, like us, dun sa mga siguro mga judge, sa nag-judge ng photo contest, no, hindi tayo nakakulong doon sa mga nakikita natin na mga sugat, na mga dugo. So, ang tinitignan natin is as a whole, kung ano yung storya doon sa mismong litrato. So, wala naman akong napansin na pag tinignan mo yung photo, yung entry is negative, sobrang negative yung dating. Meron lang mga nangibabaw na photo na dahil nga
it's about suffering eh. Na merong naisisingit na positivity doon sa photo. So gumaganda yung storya ng litrato. Then ayun nga, kadalasan naman natin itong nakikita sa Holy Week, usually tayo pumupunta tayo doon sa mga events, lalo na yung mga senakulo. So hindi bago sa paningin natin. So hindi natin ganun masyadong nakikita to as a negative, sa negative side. All right. Okay. Well, ano muna, congratulations, sabi ko pala ni Edwin Martinez, no? On a serious note, sa inyong dalawa. So before I proceed to the next, actually comment lang ito ni Pritzy Gobuyan, no? Hello mga sir. Thank you po sa informative session this afternoon. I am a complete beginner and I only own Canon EOS M6 for a couple of months now. Yan. I want to learn the foundation first before jumping into the latest equipment para ma-maximize ko po yung capability ng equip. I'm a bit indecisive for now kung ano yung next equipment na pwede kong upgrade from my old cameras. I have been doing street photography and mostly photo shoot for friends and families. So I also plan to join the photo contest. So yung experience nyo using our ano, di ba, yung R7, tapos yes, kwento naman kayo uli, no, yung experience nyo aside na mention nyo kanina yung using our cameras na mirrorless. I will let Chris go first this time. Hello Chris, kwento ka muna about the no, yung experience mo with our with R8 and the 2470. Yeah. Siguro no, isa sa maganda doon sa R8 is lightweight nga, no. So medyo malaking tulong lalo na sa mga street or travel photographers na mabitbit ng mabilisan yung equipment. Usually naman in travel and street photos, hindi naman tayo minsan gumagamit ng mga other accessories. So the body itself and the lens, okay na. So yung 2470, dahil nga zoom lens naman siya, so I can shoot wide, I can shoot medyo tight shots. Then siguro dun sa pag-upgrade nung mga bagong nasa linyang mga camera is nakadepende pa rin to sa budget natin. So hindi naman natin syempre kagad pwedeng pilitin. Kaya nga habang meron na tayong ginagamit, habang meron na tayo kahit papaanong ginagamit sa ngayon, kaya nga sabi ko kanina doon sa simple talk ko, no, na yung joining sa photo competition minsan way doon sa mga kapos pa na gustong mag-upgrade ng mga equipment. All right. How about you, Jerome? Yeah, as far as the R7, I do find it to be a very capable and portable camera, okay? But personally, if you ask me, talagang kasi I've been shooting with a full frame now with the EOS R, I find it to it would be the R7 would be a perfect backup camera for me because I have the EOS R na, di ba? But for someone who would be who's looking for their first decent but decent naman yung M6 eh, first upgrade and planning to have, you know, a main workhorse of a camera, then I would suggest, yeah, you could really go for the R7. But ang advice ko sa question sender, ano muna, sulitin mo muna lang gusto yung M6 mo. I mean, there are so many things that you could do with it. There are so many photos that you could produce with it. Siguro if you're limited na, kung kumbaga
meron ng certain certain features or capabilities that it doesn't offer, then that's the time na mag-upgrade ng RCs. Canon M6 is a very capable camera still. Alright, thank you Jer. Meron lang tayong challenge ngayon kasi meron ditong nagbigay ng theme. So sa iyo lang interpretation, no, from Juliana May Burgos. So basahin natin. Sa theme pong tanim, no, sa photojournalist, ano po sa tingin nyo ang out of the box thinking sa isang image? Dahil gusto ko pong mapakita ang sides ng overthinking ay ang treatment ng iba sa main subject bilang tanim. Ano po ang opinion nyo regarding po sa idea ko? Ayan, bigla kayong nabigyan. Pag bigla kayong on the spot, ayan ang ano nyo, theme nyo. Tanim, ano bang naiisip nyo first thing? Ang unang pumasok sa isip ko, sino nagpapakontest? All right, okay. Does it have something to do with agriculture or ano ba to? Kasi kung agriculture, then you have to stick to agriculture. Pero if it's not agriculture related, then you could freely explore tanim, di ba? So sino nagpapakira? Pero mahirap pa tanim. Si Chris, Ikaw, Chris, baka meron ka lang kasi sinabi ni Miss Juliana, no, sa photojournalist. So sa photojournalist, usually ang kailangan natin ma-capture dito is the emotion, lalo na yung kung may nagtatanim na tao. Ang importante yung emotion ng tao, kung masaya ba siya, hirap ba siya nagtatanim. So hindi masyadong for me, in photojournalism, no, hindi masyado natin kailangan magpaka-creative. So yung emotion pa lang ng tao, then yung mismong team, for example, yung tanim, is makunan natin ng maayos. Ako pumasok sa isip ko, if you could use caption, di ba? Sa photojournal, pwedeng mag-caption, di ba? Pwede kang humanap ng subject na they're having fun. Tapos ang i-caption mo is, magtanim ay di biro. So, yeah. Pwede, no? Pwede naman natin ka na eh. Pwede may humor, pwede may... yeah, add some humor. So, yeah. Siguro, just to add, no? Siguro nagkakatalo na lang to minsan, no? Kung ito ay contest, for example, for students, siguro isang malaking factor din is yung pagpili ng subject. For example, yung line of entries is mga nasa kabataan or nasa mga age of 20 to 30. Then merong isang photo ron na merong kasamang bata or merong sobrang may edad na. So ang tendency kasi tayo, lumalambot yung puso natin pag merong bata and merong medyo may edad na. So, yung mga ganong factor, nakakatulong siguro. Alam niyo na kung bakit nanalo lagi si Chris. Alam niyo na yung mga technique at saka yung mga elements na pinapasok niya to para manalo. Well, ano lang yan, that's part of the that's part of our session. But let's proceed to the critique. Alam ko excited na lahat to know yung mga napili natin, no, out of the 140 images, no, namili lang kami ng 46 images na ikikritik just to improve lang naman. No, we will not disclose the names of the participants. We will just discuss it on how to improve, no, certain images na pwedeng sana ginawa mo yung ganito or pwede mong ginawa yung ganito. So let's hear it, no, from our speakers and judges. All right, sino muna? First photo. I think that's mine. All right. Okay. Ang matigas ang ulo ko, hindi ako nag-list daw ng notes eh. So sabi ko nga gusto ko. All right. So for this photo, what I liked about it is that at first glance parang underexposed, but looking at all the elements,
it's exposed just right for me because it highlighted the people sa foreground, tapos yung screen and all the altar, yung mga ilaw sa loob ng church, and kita nyo yung pati yung stained glass, ang ganda pa rin ng colors niya. It's not, hindi na blown out yung details ng stained glass. So that's what I liked about this photo. You could see the community compassion a bit, you know, because of what they're doing, but more yung community ang nakikita ko dito sa photo na to. Nice colors too. I mean, the processing or the exposure is just right for me. Next deck. Okay, this one, I'm not sure where this was taken. Kasi sa unang tingin ko parang ano eh, parang yung sa nasa Reno eh. Pero sabi ko, it might be somewhere na hindi ako familiar, no. But yeah, what I liked about it is the frame is dominated by people. Sobrang dami, it's packed with human elements, human subjects, no. And you have that rope, parang naging anchor point siya doon sa upper portion. But what gave this photo an X factor for me is, if you look a little closer, is yung shirt nung isang nakatalikod na subject na merong ano doon, na merong isang lady na naka ano, parang merong panday na nakasulat. So parang iyon yung nag-ano sa akin, iyon yung napa second look ako dito sa photo na to. Okay, medyo sa unang tingin medyo magulo, but it does have its composition merit. Alright, that's yours, Chris. For this photo, no, medyo nang hinayang lang ako doon sa angle ng pagkuha. Pero still, it's a good photo. But yung angle sana medyo naibaba yung framing. So para at least half of the body ng mga community is nasama. Pwede naman sana na ganito yung framing, pero kung may additional element doon sa negative space sa taas. Masyado lang ako sigurong nalakihan doon sa negative space sa taas, tapos naputol yung mga ibang tao doon sa babang part, which is the community. Alright. So this photo has different perspective, well composed, pero just a reminder, no, sometimes pag may available na horizontal lines, ito yung nagiging horizon ng photo, no. Kung hindi ito pantay, may tendency na yung pag tinitignan natin to, para bang nakatabingi tayo or parang nahuhulog tayo. Pero overall, good perspective, medyo iba rin doon sa ibang mga photos. Alright. Yeah. Alright, this one, what I could say about this one is sana zinoom in pa nung photographer yung shot, okay? Because for me, I don't really need to see those electric cables, yung mga kawad ng kuryente na. I don't really need to see that. Kumbaga, okay na sana yung content, yung elements na yung mga tao, tapos yung si Jesus na naka ano na naka parada or ano man tawag diyan, nasa parade, ano. So I think those are the important elements, and sayang, no? Kumbaga kasi naagawan pa ng attention ng mga kable ng kuryente. So, you know, zoom in. Eliminate the distractions in the photo. This one, ito yung sinasabi ni Chris, eh. Di ba? Kanina, yung isang pointer niya. Alam nyo, may kurot sa puso natin kapag bata or matanda. Di ba? Totoo naman yan. When I saw that this photo, iyon din yung napaano ko. Oh, cute, di ba? Parang, but, although may makikita ka rin elements na it's a community, kumbaga pasok doon sa team natin ng community and compassion, di ba? Dahil he's doing something na parang ritual during Holy Week.
I think overall, ang talagang ano lang sa akin, ang talagang nag-attract sa akin dito sa photo na to is nga yung bata. For this photo, I love the color toning in this photo, the drama in this photo. So sometimes mapapansin natin, no, yung red nag-stand out, yung color red, no. Pag medyo desaturated yung ibang kulay, then merong isang vibrant color doon nakakot yung mata ng viewer natin. So here, dahil nga nandun to sa main subject na gusto na ipakita, no, nakot yung attention ko doon sa main subject. But the problem is, mas okay sana kung na-capture na nakaharap dun sa right side para at least hindi napuputol yung litrato. Kasi kung doon nakatingin yung main subject natin sa left side, ang tendency na mata natin is doon pumupunta sa left side. So napuputol yung litrato. Unlike siguro kung naka-face to sa right side, at least nakikita natin yung ibang subject doon sa photo. And one thing for this photo, ang problem ko lang is sa anong bagay siya nag-stand out doon sa ibang photos, kasi maraming nag-submit, yeah, ng team na sinakulo. Yun lang. For this one, for the next photo, ito yung usual na mga senaryong nakikita natin, no, pag Palm Sunday, yung mga umaattend ng mass. So a nice photo. Kung may improvement man, siguro onting move sa left side para ma-eliminate na natin sana yung shaded part doon sa right side. Kung mapapansin natin, merong blue part, no, yun yung shaded part. Ibig sabihin, hindi tinatamaan ng araw. So, magandang litrato rin to for news, no, yung mga ginagamit natin for news article. Alright, this one, of course, very obvious, ang ganda ng silhouette effect, very colorful because of the sky, the sunset sky. What I find distracting about this photo ay yung ano, yung glare from the lights. No, I'm not sure, hindi ko kasi alam yung settings na ginamit ng photographer, no? So maybe he could have done something with the settings para ma-minimize yung glare, or I don't know if baka mamaya madumi lang yung lens niya kaya nag-glare ng ganyan, ano. But I really like the silhouettes, di ba? Tapos meron pang figure in between the two big crosses. May figure pa doon na parang couple ba yan, or is it a father and son subject, di ba? So yun, maganda rin nag-add sa story. So yeah, that's it. But a lot of things na pwede pang i-improve. All right, this one. Oh, okay, another oh photo na sabi nga ni Chris kanina na. So, yun nga, kitang-kita niyo naman sa photo, no, na kumbaga may kurot sa puso because of the subject, no. Na tinutulungan nila yung matanda crossing a river or kung ano mang body of water yan, no? But I'm curious about this photo is, I mean, I'm looking around the image, and parang meron din namang maliit na cross doon sa likod. But what I'm asking is, what does this say na Holy Week siya kinunan? Kumbaga, hindi ko makita masyado yun na Holy Week na shinoot itong photo na to. Kasi if you look at it right now, parang this could very well be an ordinary day in January or February or any other month. Parang Holy Week, okay, what's Holy Week about it? Yun nga, siguro yung cross na yun sa likod. Pero, I mean, this scene happens every day. I mean, you could shoot it every day, no? So, tapos medyo nakaka-distract yung arm dito sa right side. So yeah, nice moment, but I don't see the Holy Week much about it.
Chris? So this photo, different story rin among those entries, no. Pero siguro for me, no, I'll do it na mas wider pa siguro. May ma-incorporate pa na other elements. Kasi sa sinabi natin, medyo okay pa dito sa contest dahil onti pa lang yung mga entries. Pero pag ito ay sinali mo na doon sa maramihang participants, may tendency na hindi mapansin yung litrato. Kasi hindi ganun masyadong kita kung ano yung pinapakita natin dun sa litrato. So here in the next photo, there's a lot of improvement in this photo. So ang dami masyadong distraction sa photo na hindi maganda visually. Then I suggest na mas okay sana kung nakuhanan ito na doon na tayo sa harap, yung photographer sa harap, tapos ang makuna na natin yung mismong mga mukha ng participant, lalo na ito ay procession, no. And ito nga yung sinasabi ko kanina na pwede tayong humanap ng magandang location para ma-eliminate natin minsan yung mga distraction. Usually, ang nagko-cost ng number one, pag sa street, no, ang nagko-cost ng distractions is yung mga wire nga, yung mga linya ng wire sa taas, no. So, dahil hindi naman ganun kabilis yung process, precision, no, pwede tayo minsan mauna, then humanap tayo ng magandang spot. Again, hindi naman lagi na pangit yung pag-incorporate ng mga distractions. Medyo hindi lang nag-click dito sa photo. Alright, next. Yeah. Okay, this one. Ito, ano, I think it's a very dramatic sinakulo scene, no? Ang gustong-gusto ko rito sa shot na to, yung expression nung nag-act as Jesus. And itong ano, itong nasa harap, yung malaking, yung nag-dominate ng frame na ano bang tawag sa kanya? Yeah. Yung ito yung nasa left side na ano, na subject, no. And you could see the crowd na in character pa rin, di ba? With their costumes, with their expressions, di ba? And medyo, I also found it a little distracting, but not to the point na pangit naman. Okay pa rin siya. Very effective reenactment scene of the sinakulo. Yeah. Parang nag-skip ako ng isang photo. Oh yeah, okay na pala. Isa pa pala. Alright. This photo, yung story yung nagdala. Hindi masyadong marami yung elements involved. Gaya nga nung sinasabi namin ni Sir Jeremy, may kurot, no, pag yung subject natin ay medyo may edad na. Then sayang lang, pero mahirap din siguro makunan ni photographer yung emotions. No, mas lalakas sana to kung kita yung emotions. Pero kung ganito ang angle, medyo mahihirapan si photographer. Gusto ko lang idagdag, ganitong photos usually yung pwede natin i-convert into black and white. Wala naman kasi masyadong available colors, so pwede natin i-convert into black and white. Then try to play with the mid-tone shadows, highlights, and whites, no, para mag-stand out yung main subject natin. For this photo naman, medyo hindi lang clear yung message, yung story doon sa loob ng church. Siguro, kung medyo naghintay pa si photographer, baka merong natsempohan na subject doon, malapit doon sa perspective niya, doon sa angle niya, doon sa may gitna. Baka at least, kahit papano, makadagdag doon sa may story. Okay, this one,
make no mistake about it, you know, I love luminous photos, especially when it comes to landscape photography, okay? But this one, I think, for me, in this situation, in this scene, this is overexposed na for me. I think ang sayang yung pagka-blue ng sky and yung deep contrast ng clouds with the sky. So I think the photographer may have processed this dahil medyo madilim yung mga nakapako. But I don't know about that. Kasi hindi ko naman nakita yung settings niya, no? But ayan, as I look at it, I find it overexposed. But in terms of the scene, maganda. I think okay naman yung placement ng elements, like yun nga, yung tatlong nakapako, and you could see on the right side yung mga umiiyak or yung mga supporters nila or yung family nila, di ba? So it's more of the exposure for me yung may issue ako dito sa photo na to. Okay, ito naman. For me, it's a very effective black and white photo. And ang ganda nung pag-incorporate ng photographer doon sa sunburst. Okay, na nakikita nyo na tumama or nag kumbaga parang ni-eclipse doon sa isang subject, ano. So actually, that's about it, no, na I find interesting, no, sa photo na to. If I could improve this shot, I would crop it na parang gagawin ko na lang na vertical and not landscape orientation. So parang hatiin ko doon and mas yung left side na may puno or ano ba yan, bamboo ba yan, minimal na lang yan, and then yung frame would be filled by these three penitents. So for this photo, like yung kanina sa photo na kinitik ni Sir Jeremy, no? Ito kasi pwedeng makunan anytime. So maraming church na, so halos lahat ng church merong ganitong area, no? Kung saan tayo nagtitirik na kandila. Siguro medyo humina lang siya doon sa ibang talagang connected doon sa team, which is yung sa Holy Week nga. And yung ibang photos kasi makikita kagad natin na taken during Holy Week. Ito, kahit na doon mismo sa time na yung kinuna, pero hindi pa rin natin masabi kung titignan lang natin doon sa photo. So siguro other subject maybe. So for this photo, ibang story rin, halik sa paa, pero if I were the photographer, siguro magta-try pa ako ng ibang angle kung saan mas makukunan ko to creatively, kasi para ma-avoid din yung ibang elements na hindi naman na sana na isama doon sa litrato. But overall, good photo kasi different story, iba rin sa ibang photos. Okay, another black and white na dramatic, no, with the lighting. Yung spotlight tumama ng maganda doon sa kay Kristo, no, na subject. And I think ang ano ko lang, nakukulangan lang ako sa details doon sa ano, sa sorry, tumama yung ilaw and then kulang na ng details, especially sa shadow part. Sa other side of the cross, di ba? Opposite his face, di ba? So, again, if I could improve this, crop na yung left side, make it tighter, you could zoom in some more para mas bida pa yung expression ni Kristo. Okay, I'm using Kristo, pero we understand na, umaga, they're just playing or they're just acting like Christ. Okay, so yeah, that's it. Okay, ito yung prosesyon, di ba? I do like this shot
you know, what made this stand out more actually for me is itong lady na nasa left side made it more interesting for me. Siguro kung wala yung lady na yan sa left, parang medyo plain ang dating eh. But with that lady, nagkaroon ng another perspective doon sa photo. So I do like it. You see the community, you see the compassion element here. Again, just a bit, nakikita na naman natin yung mga lines, but sometimes we cannot do something about it dahil yun talaga yung location ng shoot, eh, di ba? So for this one, for this photo, siguro again different angle, baka mas may maganda pang angle nakuha na ni Sam. So saka based doon sa sinabi ng ni Sir Jeremy doon sa last photo, yung may babae, no, sometimes nagagamit natin yung ibang elements to do our frame creatively. Pero sometimes, nagiging distraction lang ito, like yung halaman doon sa harap na natatakpan na si mother, no? Natatakpan na. So, hindi na siya dapat nakasama doon sa framing. So, this approach also is like for news articles, for photojournalism. So, nag-focus yung photographer doon sa community. Siguro kaya white yung sky, no? Ang intention ni photographer is makunan ng properly exposed yung community. So kaya nag-white na yung sky. Then napansin ko lang dito, meron siyang added elements yung magnanay siguro, no? Na out of focus. Sometimes malaking tulong to yung out of focus, no? Sa pag distinguish ng viewer doon sa distance nung nasa malapit and nung nasa malayo. Okay. This one, I think I saw this mas malaki yung display, oh. So medyo nakita ko yung details ng shot, no. I do like the scene. Ang ganda ng moment actually. I see a lot of people doing this, you know, parang mga nakatambay, tapos yung iba nagpe-penitensya, ayan. So ang ganda ng scene. And nagpaganda rin ito sa scene yung actually nakikita niyo yung parang turquoise color part dito sa right side. Ayan, ang ganda rin yan. Parang nag-complement siya dun sa color na maroon doon sa left side, no. I do like the scene, but when I saw this on a bigger screen, when I was able to zoom in on the details, medyo noisy na siya. Medyo noisy. And yun lang. Pero I think, if I remember correctly, medyo mataas din ang nabigay kong score dito. So, I like it. Parang ano to, parang kumbaga pag ikaw ay street photographer, ito yung mga tirada ng mga street photographer. Oh, this sa akin pa pala to. Okay. Number one, a very nice moment. Okay. Hindi ko lang masabi kung ano to, if it's a boy or a girl praying. But obviously, he or she is praying. No? Interesting din yung gamit niyang perspective. Kasi, di ba, it's from the other side. Di ba? Kita mo yung hands niya in prayer, hindi mo lang makita yung face niya, but we know na in that cell siya. And all, of course, the photographer used those lines, those patterns in his composition. Yun nga lang, yung theme na community, hindi ko makita, and siguro yung compassion ang nakikita ko dito. But an interesting photo nonetheless. Yeah. Jer, napansin mo, no? Merong ano, may ginamit siyang cross din eh, di ba? Parang minaximize niya yung elements ng nung nasa paligid, no? That's yeah. When I saw it, no? Anyway, let's proceed to the next.
So this photo also has a unique perspective, no? So naiiba rin doon sa lahat ng photos. So kaya medyo mataas din to photo na to kasi mataas yung photographer. Hindi, joke lang. Pero I mean, mataas yung photo because naiba nga yung perspective, no? Kaya minsan I used to use drone din, no, for my photos kasi bago lagi sa mata ko as a photographer kasi hindi ko naman siya usual na nakikita. Sana lang hindi ganito masyado ka-warm yung photo. I don't know if it's with the auto white balance or sinagad yung Kelvin papunta ron sa warmest ano. Kasi nababawasan ng details yung mga tao kasi nai-eliminate yung ibang colors. Yun lang. I think Chris, ito kinuna nito at di ano eh, yung back balcony ng mga usual church, di ba? Yeah, yeah. That's where the choirs are naka-situated. Anyway, next image. Yan. Oh, sorry, save pala. Sige, Chris. Nice photo of procession, no, yung procession, no, but pag tinignan natin closely, halos parang may nakikita tayong na ibang may mga reflections, no. Maybe double exposure yung ginamit dito kasi parang two images yung pinagsama. Kung double exposure to, nice technicalities, okay yung photo. All right, next. Okay, black and white. Sometimes, or most of the time, we use black and white to make the photo minimalist or to eliminate distractions or para mas madaling makita yung story or yung meaning ng photo. Okay? But in this case, I still find my eyes roaming all over the photo. Parang okay, what's the story aside from the those people na nandoon sa cross na may parang may ritual na ginagawa. Okay, so kumbaga ang ano ko is marami pa rin akong nakikitang distractions in spite of the black and white treatment of the photo. Okay, so I think dapat clean up pa to, okay, and or zoom in pa para mas naging bida yung ginagawa ng lady na parang ritual. Another example na sana zoom in pa. Although if I view it closer, parang ano na, siguro parang clean up na to in post processing. Medyo bitin siguro yung reach ng lente niya, kaya medyo kulang na ng details when you zoom it in, no? So siguro yun din ang isang dahilan kung bakit talagang hindi na niya na i-zoom in pa para mas makita pa yung expressions ng subjects. And yun lang, may yung isang subject na naka-black, hindi ko na rin masyadong makita yung face. So siguro wait or shoot some more frames para baka na feature pa yung face nung naka-black more prominently. But yung expression ng mga subjects, kumbaga, very interesting. Or Jer, pwede rin yung ano eh, yung naka-worm's eye view ka, tas medyo ang shot mo pataas, tapos nakikita mo yung emotions, tapos may crucifix. Pwedeng ganun eh, no? It's a reaction of the Mary and of course Christ, no, na nasa crucifix, no. May mga ganun, no? Maraming angles na pwede. Pero maganda. Yeah, next please. This photo, a good example yung sinasabi natin kanina about distraction. This photo naman merong good balance between the unwanted elements and the main subject. So, hindi natin masyado napapansin yung distractions dahil kasi medyo na-feel ng subjects natin, ng mga tao, yung mas malapit doon sa mata ng tumitingin. Parang
isa lang siguro sa comment ko rito is masyadong nasobran sa Binyay, no? Medyo masyadong dumilim yung mga corner parts. And again, ang problem lang is maraming subject na halos parehas yung sa Senacolo. Chris? Ay, sa akin pala. Sorry. So, in this photo, a lot of there is also positivity in the photo. So, nakita naman natin, no? May mga bata. So, kung maraming mga bata, mabilis gumagaan yung pakiramdam natin. Then, yung emotion pa nila, masaya sila. Sana, nang hinaya lang ako, sana mas nakuhanan pa ito ng with narrow aperture, mas wider angle para clearly nakikita yung emotions ng mga nasa harapan ng mga bata. No? Saka, sana nabuo na rin yung isang naka-yellow na bata. Pero I love the story. So, maganda yung story po. Okay, a story of silhouettes. It works with the three, yung nasa left na person and dalawang nasa right, but I couldn't determine or I couldn't ascertain kung ano ba tong nasa gitna. Siguro, they're probably also carrying the cross, di ba? So, medyo hindi ganun ka-defined yung mga silhouette nila. Nice try of using silhouettes, but for me, kulang pa. Okay, a quiet moment of this lady. Hindi ko lang sure kung she is in prayer or she is exasperated or very tired of doing a hard day's work, di ba? And nakikita niyo yung paa nasa taas niya and may shadow. It actually made this more interesting to look at, itong photo na to. So I do commend the inclusion of that pair of feet and the shadow. Pero kumbaga yung in terms of the story, medyo mababaw ang again, isa pa, Holy Week. Is it Holy Week? Does it say anything about Holy Week? Hindi ko nakikita sa photo na to. So this photo, a perfectly timed photo, no? Kahit naka-face mask yung subject, main subject, halos dama pa rin natin kung ano yung emotion niya. Sayang lang, nakinail lang ako sa photo kasi medyo nakaharang yung I don't know, is this yung sakristan, medyo nakaharap. But again, this is a nice photo, a good photo, a good story. Jer? Oh, this is mine, sorry. It's okay. Simple pero effective, okay, for this photo is for me, no? The use of aperture, sakto, di ba? The photographer was able to blur the background, pati itong ilang distracting foreground na blur niya. So, kumbaga, yung attention mo, yung tingin mo ay nandoon lang talaga sa may hawak ng cross. No? But when I compare this to the other entries, syempre, in terms of the story, yun nga, medyo maiiwan siya because it's a very straightforward story. Not much drama to it, but you know, I have to commend na malinis yung photo. Ayan, drama. Simple rin, pero ito naman drama, okay? Ginamit din ng black and white pero para sa akin medyo overexposed, no, especially the right portion of the photo. The photographer could have gotten a bit
under pa para dito sa photo na to. And kasi kita-kita pa rin naman yung details nung feet, pati yung mga nakatali niyang paa, pati actually kahit blurred yung portion na yung sa likod niya, yung may mga ano man tawag sa ganun, yung hinahampas, kita pa rin eh. You could still visualize na iyon yun eh. Siguro ang tingin ko dito why the photographer went for the black and white treatment is because madugo and he or she wanted to minimize the gore factor. So yeah. For this photo, very typical na photo sa position, parang hindi ganun kabigat kung story unless merong sigurong ibang nangyayari doon sa babang part. Need siguro rin ng improvement for framing, good framing and composition. For this photo, a minimalist approach, minsan malaking factor if yung subject natin na ay mga bata, no? Pero alam naman natin na this photo is conceptualized photo. Maganda yung story, overall maganda yung photo. Pwede rin natin siguro gawin na 3 yung subjects para at least magkaroon ng pattern with the cross, 3 crosses. Okay. Sorry, I know we're trying our best to, again, be constructive here, no? Pero ako talaga, first glance, medyo magulo. Magulo yung photo. Magulo tingnan yung photo. I know na nandoon sa green na yon yung parang si Kristo siguro sa paglibing or sa pag bringing to the tomb, di ba? Pero I don't even see the figure nung Christ. No? So medyo magulo, siguro the photographer could have shot it at a bit higher angle or waited for a moment na siguro ano pa, hindi na niya hinintay dyan sa may entrance nung kung saan man yan. Siguro a bit earlier pa shoot niya para mas nakikita pa yung figure nung Christ. No? So very distracting yung ano, yung mga foreground. Okay, interesting sepia treatment. Parang may glow dun sa photo ano. Straightforward story no ng during the Holy Week procession, di ba? But I don't see much of wala kasi yung element ng community because clean up niya lahat ng mga tao. So doon lang na focus doon sa mga nasa cross, pati si Mary, di ba? Si Mary Magdalene ba yon yung nasa left? So yun. So nawala yung community aspect by cropping out the human elements. So this photo clear naman no, pero kailangan natin titigan yung photo na may engagement with the community. So I like also the reflection. Isa rin siguro to sa mga nag-stand up for me dahil medyo kakaiba yung perspective ng photographer. Siguro lang pwede rin to na hindi ganun ka-wide yung framing para mas clear kung ano yung subject. Pero overall, dahil onti lang naman yung photos, I mean marami yung photos compared sa thousand of photos, may chance kami na matitigan no, na makilatis yung mga photos. For this photo, maganda sana yung framing, yung angle ng photographer. Problem lang, hindi clear yung story, yung
message. Though merong tayo nakikitang mga elements dun sa likod or sa gilid na connected sa church, hindi pa rin halos siya ganun kabigat yung story or ka-connected doon sa given team. Holy Week. I mean, there's wala yung theme eh. Hindi ko makita yung compassion and community dito sa because the photographer focused solely on this figure of Jesus. Although, yeah, talagang pasok siya sa Holy Week, pero that's about it. So, wider shot, include the people, di ba? Para pumasok sa theme yung photo. This one, sa totoo lang, ang ganda nung design, ang ganda nung, kumbaga, I find it grand, no? But yung isa, if you remember, yung unang-unang photo na binigyan ko ng critic, sabi ko, for me, medyo underexposed, but parang sakto lang na ganyan medyo madilim. Ito naman, talagang nadidiliman ako. Because yung mga tao na nasa front, na parang nakaluhod pa yata itong itong nasa gitna, tapos meron din sa dalawang side, sa gilid, no? Talagang ano na sila, hindi mo na mapapansin, no? So sayang yung story, sa na maganda sana yung story, and so underexposed for me. Oh, that's it. Okay, that's it, no? Thank you so much, no, sa mga inputs ninyo, and of course tayo. again this is only doon sa perspective namin ni Sir Jeremy, no? Hindi naman namin sinasabi na 100% tama yung mga sinasabi namin. Pero based on our experience doon sa mga nagdaang mga contest, yun yung usual rin na naririnig namin with the other professional photographers. Okay. Yeah. Thank you so much, gentlemen. Alam ko, excited na lahat to know the winners. But shout-out muna kay Paolo Beltran of the Photographers Club of Tarlac. We'll be working with the team, no, in the future. Kaya yun, kay Paolo Beltran. Hi, this Paolo. This is the moment. Hi, Paolo. This is the moment, no, we've all been waiting for. We will announce the winners of the Holy Week Online Challenge 2024. All right? Shall we announce the first finalist? Okay. This image, sino to? Kailangan natin malaman kung sino to. Yan, ito ay si Robert Alvarez. So, Robert, congratulations. You won a Canon EOS bag. Yan. Ganda. Yeah. And then next is ito. Sino to? Mataas nga ang score nito. Nasa balcony ng I think ano ba to? Second floor. Second floor. Sino ba to? Si Ronald Chu Palay. Palay. Yan. Won also a Canon EOS bag. Congratulations, Ronald. Yeah. Next finalist. Oh, yon. Pumasok. Sino ba to? Sino ba to? Yes, si Eman Foronda. Yeah, one of my favorites din. Ganda. Yan. Oh. Won a Canon EOS bag. Congrats. So these are the three finalists, and the grand winner is dan 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 dan. Ilabas na. This is it. So sino ba to?
Bernard Resierdo. Congratulations for winning the Grand Champion. Won a selfie 1500. Congratulations, no, Bernard. Yeah, and this is it. No, this is the image. This is the grand image. So, ano ba? Meron ba kayong makukwento about the image? Why? Which one look and it's one word comes to mind. Very powerful, powerful photo. Yeah, yeah. Ganda. And ano, no? Saka yung ano, no? Yung yung message of compassion. Yeah, right? Pasok na doon yung team, eh. Oo, that's of course the communities there, the people are, you know, showing ano eh, yung parang tulong, no? Dun sa ano, so it's a full pack ano talaga to, no? Image, no, for this even, image. Congratulations. Even this, the processing is very commendable, di ba? Kumbaga, you look at it and kahit na daming blood or ano, it's not really yung treatment niya sa photo, hindi masyadong ano yung gore, di ba? Ganda nung ano, ganda nung treatment ng photo. And I've noted, sige Chris. And a very good example, no, na minsan hindi natin kailangan ganoon, kailangan ka-creative sa paggawa ng photo. No? Minsan, big story, magandang story, mabigat na story. Sapat na yun, minsan. Ngayon, nagkakaroon lang minsan ng advantage pag napagsama natin yung dalawa. Yung, kunwari, for example, this one. Ganito kabigat na story, then plus kakaibang perspective, magandang competition. So, yon nagiging advantage, wow factor. But this photo nga, sabi nga, unang tingin, powerful. Grabe. Powerful. At saka yung ano, no, makikita mo yung emotion or emotions na bumabalot nun sa entire story. Makikita mo yung mata, yung expression nung yung suffering. Yeah, oo. Correct. Yeah. Correct. So, congratulations to Bernard Resierdo. So we will inform the winners, no? I'll give you a call on when and where to get your prizes. And I just want to again congratulate the winners, no, of our online, no, Holy Week photo challenge, no. And we will not, no, end our program tonight without good news to our viewers, no, to update on the latest and ongoing promotions of Canon cameras, to discuss also the newly launched Canon Delightful app and closing remarks. Please welcome Canon Assistant Manager, Camera Division, Mr. Ace Forlet. Good evening, Ace. Hello. Hi, Aaron. Hi, sir. Jeremy, Sir Chris. Thank you for joining us for tonight's photo critic. I was just listening the entire time. So thank you. And the photos are really nice. All of the entries are really good. So thank you for joining our photo challenge. You know, expect more actually from Canon. So yeah, so I'm here to just basically share with you some good news from Canon. So that includes first the Canon Delightful app. No? So kung Canon user kayo, sabi ko nga lagi, you should have or install this in your phone, no? Because with the Canon Delightful app, for every purchase of Canon product, you can actually claim additional warranty, no, for cameras and for lenses. So I would highly recommend to install the Canon PH Delightful app. So ano ba yung features ng Canon Delightful app natin, no? So with the new app, no, very soon you'll be able to track the service repair and after sales progress tracker, no? So for example, nagpalinis kayo ng camera or nagpa-repair kayo ng printer, you can track the progress until such time na pwede nyo nang kunin yung printer nyo or camera. So that's one. Number two, you can earn loyalty points and exciting rewards. So right now, later I'll show the list of products with points. You can actually earn points. So per point is 1 peso. For example, if you buy a new lens, it comes with 8,000 points. So that's 8,000 pesos. So maganda yung promo. And of course, you can also search Canon stores and service centers. For example, you're in, just like si Sir Jeremy nasa Bulacan, gusto mo magpa-repair ng printer, ganyan, you can go to the app and look for
the nearest service center for printer and for camera. Or for example, ganyan, nakatira ka naman sa, let's say, Cebu. For example, you want to buy the latest camera, ano yung malapit sa area mo. You can also check the app and search for the nearest Canon store. Ayan. So those are the many wonderful things about the new app. So we hope everyone, especially Canon users, to install this new application. Okay, so I'll go through also the Canon EPR law. So basically, Canon Marketing Philippines has been continuously exerting efforts to support the EPR law. So this is the extended producer responsibility of the country. So this includes proper and effective recovery, treatment, and recycling and disposal of residual plastics from our products. And we adopt ways to improve plastic recyclability and reusability. Ayan. So this is our simple way of helping to preserve the environment and to continue to delight our next generation. Okay, so now I'll be sharing some of the, sabi nga ni Sir Aaron, mga good news, promos actually. We just recently launched these promos. So let's go through them. So kanina nabanggit nila Sir Jeremy yung gamit nilang camera. No? So ito yung mga yon actually. So if you're interested to look into the new cameras of Canon, so I'll start with the basic ones, not those that you use for travel because they're small, they're easy to carry, the PowerShot V10, the PowerShot G7X Mark II and G7X Mark III. It comes with some exclusive promotions for summer. Okay, we also have promotions for the Canon DSLRs. Ayan, so for beginners, and kanina nakita ko may mga beginners tayo na nag-join ng talk, no? So we have 3000D, 1500D. You can start with these cameras, actually magaganda na yan, no? Perfect to start your street photography or travel photography. And then we also have our list of APS-C cameras. So if you want to medyo level up ng konti, now you can look into the R100, the R50, and the EOS R10. And now pag medyo going to the ano na, to the professional line, of course, we also have the R7. Ito yung gamit ni Sir Jeremy kanina. So it comes with a kit which is an RFS 18-150. So perfect na yan. Meron ka ng wide range ng lens mo with just that RFS 18-150. Now, if you want to venture into full frame, we have the EOS RP. Ayan, it comes with the lens also and with the new promo right now. And the R8. Ito yung kay Sir Chris naman na tinry niya last year. No? So it's very compact and it's a mirrorless camera. Okay. And lastly, the professional cameras of Canon, the EOS R6 body and the R5 right now. Ito yung good news namin kasi if you really want to invest in a high quality, high resolution camera, yung R5 meron siyang 36,000 na less or discount. So nag-price drop ito ngayon. No? So kung gusto nyong mag-avail ng R5, go to the nearest Canon authorized reseller nation. Okay, so that's it. Again, thank you everyone for joining us. Sir Chris, we'll see you again very, very soon doon sa photo walk natin. Thank you. Hindi ko na po nabanggit ni Aaron. I think it's best time also to announce to everyone that the Pampanga will be postponed to another date, no? Para mas ma-prepare natin siya. So that's with Chris, Sir Chris. With Sir Jeremy naman, we'll be announcing very soon our workshop with him. In partnership with Photoline. So this is our dealer partner. Sa One Ayala. In the new mall in Ayala. So we're just preparing the announcement. But definitely, hindi ito yung huling beses na makikita ninyo si Sir Jeremy at si Sir Chris. So may mga upcoming activities kami sa kanila. For you to be able to learn from them, no, face-to-face. So it's an actual workshop. So watch out for those activities that we've mentioned. So again, thank you in behalf of Canon Marketing Philippines. The photos that you've that were shown earlier, no, yung mga winners, ipopost din po namin yan. So just stay tuned on the Canon page. So again, thank you Aaron, Sir Chris, and thank you so much. As much as we want to accommodate, no, ang dami nagsasabi, oh, wala yung mga image ko, wala yung gato. Kasi po, from the 140, 46 lang po yung pinili namin because sabi ko nga, baka abutin na tayo ng 10 o'clock in the evening, kawawa naman yung mga ibang mga audience natin. But of course, lahat yan, no, nasala natin yan at na-review natin. So we just want to say hi to Jerome
Bentigan, Leo Mar, Alin Sunurin, Jetro Herrera. Ang daming mga gusto magpa-shoutout pero hindi pa namin ma-accommodate lahat because we're ready na, full pack for tonight. So, of course, as we said, thank you guys, no, for you know, exerting efforts and joining us tonight. And don't forget, no, to visit Canon PH Facebook page for more updates on product promotions and upcoming workshops and events ng Canon. So, again, good night, everyone, and I hope you learned so much, you know, from our session tonight. Stay safe and God bless to all. Goodbye. Thank you, thank everyone. You. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Delighting you always. It's always about telling stories. Kahit saan man ako pumunta, laging may storya. Mapaiskinita man yan sa gitna ng makasaysayang lugar o sa mga nagtataasang gusali ng isang syudad. Nananatili rito ang mga storya na tila nakaukit na sa daanan ng mga abalang individual at sasakyan. Storya na patuloy na naipapasa sa bawat henerasyon. Storya na hindi naluluma, laging bago, na parang isang mainit na pandesal na bagong hango. Storya na kung saan nagbibigay kulay sa buhay ng bawat tao. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer and a storyteller. The streets serve as a great stage for stories where the usual often transform into the extraordinary. Our mission is yung makuhanan yung mga storya na yun at ma-share namin sa iba. Missing a moment, hindi option sa amin yun. So having an accurate and fast camera is essential. The Canon EOS R8 offers the new dual pixel AF2 which mabilis talaga mag-autofocus sa animals, cars, and people including an eye detect feature. Yung dual pixel AF2 supports EOS ITR AFX as well, utilizing deep learning technology that adapts to the ever-changing narratives of the streets. Yung pag-freeze ng moment, yun yung crucial in our line of work. Unique stories unfold frequently, so capturing those moments are crucial. With the Canon EOS R8's 40fps continuous shot feature, you'll never miss a shot. Being on the streets requires versatility, hindi lang dapat speed. The Canon EOS R8 offers the usual vari angle and user-friendly ergonomics, allowing us na mag-adapt sa environment ng mabilisan. It enables us to compose freely and shoot swiftly, thanks to its compact and lightweight design. Through our eyes and lenses, we are able to translate the soul of the streets and share its beautiful stories. Kwento. Yan ang gusto ng bawat tao. Kwentong naipapasa sa iba't ibang henerasyon. Katulad ng salita, ang mga imaheng nagagawa ng isang katulad ko ay nagsisilbing bintana ng mundo upang ilathala ang lahat ng karanasan nito. Kwentong nakaukit sa bawat sulok ng iskinit at gusali na tinatahak ng bawat tao. Kwentong nasa isang imahe na nakuha ng isang katulad ko at ipinapasa naman sa inyo. Hi, I'm Chris Andres, a street photographer, a storyteller. Canon, delighting you always.